alam mo, sa totoo lang, lahat, alam na yan, tinan mo dito kay Inday, lahat ng bumira kay Inday, puta na bisto. Oh, si Kimbo, ngayon na nahimik na. Nawalan na ng mga alahas. Tinago na sa baul. Oh, nasilip eh. Oh, sino yung sumunod? Putang ina, si Abante. Ayun. Pucha, lahat. Na, picture na nakahubad. Picture na nakalabas yung dila. Putang inang yan. Pantaki mo, pastor, kami mga ganyan kang picture. O, anong ginawa ni Kimbo? Nag-lock ng profile. Pao, so paano na yan? Kimbo, ang hirap mag-post pag ikaw lang nakakakita. O, magpo-post siya ngayon ng kayamanan niya, wala nang makakita ng iba, siya na lang. Malungkot, di ka na makapagyabang. Hindi ba? Ito naman si Abante, pucha yan, nag-lock din ng profile. Paano yung mga kamanyakan niya? O, yung mga kamanyakulan post niya, hindi siya manyak ha, sinabi ko lang manyak post. Pag nag-post ka na nakahubad ka, tinatakpan mo yung dede mo, anong tawag dun? Manyakul post yun. Pag nag-post ka na nakalabas yung dila mo, tapos puro bear brand pa yung dila mo, anong tawag dun? Topak post yun. Sobra man si Andre Nino. Anong Pastor Jack? Iba naman yung Turjack eh. Walang iya ka talaga. Sabi ko nga sa'yo, natabunan si Jim Paredes. Ano kaya yung picture na yun? Screenshot ba yun nung kabidjakol mo? Oo, kasi yung ano eh, yung tawag dito, yung damit niya, o sa yung isang nakapicture siya na nakahubad. Pucha, parang puta hanggang baba, walang suot eh. Ano yun, naghahanap ka ng mga matrona sa Facebook page mo na magko-comment sa nakahubad mong picture? Pucha, nakakahiya yun para sa isang pastor ha. Tapos nakalagay yun sa social media mo, tapos pastor ka, puta, anong klase simbahan meron kayo pagkaganyan? Ikaw ba magsisimba ka dun sa tao na puta nakaganon sa Facebook? Di ba? Magsisimba ka ba dun? Pucha, halimbawa, itong kura paroko ninyo. Oh, si Father, may picture na ganun, nakalabas yung dila. Makikinig ka ba sa sasabihin nun? Meron pang picture, nakapikit. Puta, nagse-selfie, nakapikit. Ang ina, matindi ang sapak. Sabi ni Andre Nino, pastor, tapos naninigaw sa mga Congress. Oh, halimbawa ako, magturo ako ng salita ng Diyos. Pukin ang ina, maniniwala kayo sa akin. Oh, hindi ba? Hindi kayo maniniwala sa akin. Kaya ba't ako magtuturo ng salita ng Diyos? Napakabastos ng bibig ko. Tapos siya magiging magtuturo na love your enemy. Butang na love your enemy kung makapangbus ka ka sa Kongreso. Akala mo ikaw may ari ng ano? Ikaw may ari ng sambayan ng Pilipinas? Diba? Pucha, may pa-cross-cross pa ng kwintas, ano? Hayop naman talaga, oh. Sabi ni Junior Tulo, oh, putang ina, pangalan mo palang, bastos na eh. Sabi ni Junior Tulo, puta, may tulo ka ba? Abante, dila ni Satanas. Hindi ba, pucha? Oh, tingnan niyo yung pucha, wala kasi ako ng picture. Hindi, tingnan niyo yung picture. Oh, sige, bibigyan. Tingnan niyo tong picture na to. Oh, tapos putang ina, sabay-sabay tayo magsimba sa simbahan nito. Oh, puta ina yan. Oh, sige. Oh, sige. Yan ang titingnan niyo, putang ina, magsisimba ka ba? Mukhang ang ina niyan. Ayan oh. Pucha, magsisimba ka kung ganyan yung ano? Ganyan yung pastor mo. Puta ina yan. Pag ganyan yung pastor mo, mawawala yung bati. Di ba pag bati, nilalawayan ka. Puta ito, didilaan ka. Puta, oh, magkumunyon na kayo.
Tangin ang pastor to. Tayop na pastor to, no? Tangin na yan. Ang haba ng dila. Puta, ano pa yung mga picture nito? Tangin na ganyan, no? Puta, ganyan yung pastor mo. Puta, kala mo si Padre Pio, eh. Tayo na, saan ka makakita? Nagsiselfie, nakapikit. Oo, oh, tragis yan. Ano pa? Ito pa, oh. Tayo na yan, oh. Oh, sige. Oh, mantakin mo. Ganyan ang magiging... Puta, magsisimba ka sa ganyan. Puta, naka... Bilis kilo, salamat. Oo, oh, puta, mantakin mo. Sabi mo, pasto, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Tayo na, tapos ito magbabasbas sa'yo. Puta, baka lalo ka mapunta sa impyerno. Oh, kaya ito nangyari sa kanila, puta, paano pahabaan sila ng dila, dalawa, oh. Nalo si Jim Paredes, ha? Oh, yung kay Jim Paredes, puta, alam, puta, gumagano. Yung kay Jim Paredes, gumagano pa. Pero, puta, ibang klase yung, ibang klase yung dila ni Kong, puta, parang sungay ng demonyo, eh. Diba ang talas, eh, oh? Pucha, siguro pag yan ang dumapo sa dapat dapuan, sigurado ako, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Mm-hmm. Oh, Diyos ko. Mm-hmm. Ayan na. Oh, babasbas. Ano ba yan, Boss Das? Sabi ni Ma'am Sheila, hindi nga, pinapakita ko lang. Oh, kasi ito yung ano, ito yung bumabatikos kay Inday Sara na putang ina, kala mo napakaraming kasalanan ni Inday Sara sa buong buhay niya. Oh, yung pala ito, mas marami palang kasalanan to. Oh, putya, mantakin mo, di ba? Ano bang pangalan ng simbahan kasi dito ni ano? Ni Pastor Congressman. Putragis, ang sarap ng matigas yan, yung lengwa na yan. Pag yan ang ginamit mong lengwa, baka tatlong araw ka nang umunguya, hindi mo pa malulunok. Oh, putya, kita mo, sobrang tindi ng netizens, ano nangyari? Lock. Nilock yung profile. Paano na? Hindi na makikita ng mga manyakis sa Facebook mo. Yung mga post mo, mga nakahubo ka pa. Putragis, bishop pa to. Paano naging bishop to? Ganito utak nito. Walang hiya o magagalit siya. Bugado yung anak niyan. Oh, so delikado talaga yung mga lumalaban kay Inday. Kasi pagka binatikos mo yung mga Duterte, puta, lalabas lahat ng baho mo, eh. O, oh, di ba? Ganun ang mangyayari. Oh, sa tinanong niya si Alice Go kung kumakain daw siya ng hopya. Di ba ganyan yung mga tanong si Dan Fernandez nga, eh. Sabi ay Dan Fernando ba Dan Fernandez, sabi nga, eh. Saan ka nagpa-parlor? Ba't may kulay yung buhok mo? Mga putang ina niyan. Di na natin alam kung ano pa ba ang ano, eh. But anyways, dito naman tayo. Sa pag-ladlad ni Benny Damani. Oh, bago tayo mapunta dun sa mga controversial na pinagsasabi nila, no? Ay, grabe, oh. First time ko lang po makita na isang pastor na gustong maging model ng bench. Gago! First time ko lang po makita ng gano'n na isang pastor, isang bishop ay gustong maging model ng bench. At maraoy, grabe, ah. Ang tindi ngayon, dahil laman ng social media ay puro mga congresswoman at congressman na kung saan-saan ay talagang isiniwalat ang kanilang mga baho. Oh, pero bago pala tayo mapunta muna dito sa video na to, may papakita ako sa inyo. Ito. Oo, asan na yun? Yan!
Yan. Grabe, oh. Kikita nyo ba yan? Oo. Grabe. Benny, ano to? Abante Footbridge. Gago! Grabe, sa kanya pala to. Pera mo yan? Pera mo ba yan? Grabe. Marami pa yan. Ito pa. Ayan, saan yan? Hindi yan. Oh, at ito pa pala, no? Binati pala siya rito ni, ano? Ni BP Sara ng happy birthday. I wish you prosperity, good health, and happiness. Ay, oo, oh, happy, BP Sara. Happy si Kong Benny. Oo, oh, ayan, oh, nagpatayo pa nga ng bridge niya. Sorry, pera niya kaya to? Ah, baka talaga dahil sobrang yaman ni Ka Benny. Eh, ikaw ba naman, eh, kung hindi ka mayaman, magpapatayo ka ba ng sarili mong bridge? Diba? Magpapatayo ka ba ng ganyan? Billion ng or million ng gastos dyan. Eh, mayaman din talaga, siguro talaga to, si Kong Benny. Oo, oh, eh, may kita nyo, may pangalan eh, no? Abante Bridge. Wow, eh, paano kapag, ano, pag iba na yung congressman, so, papalitan na yan. Tatanggalin na ulit yan. So, sayang pera dyan. Ang tanong, pera kaya ni Kong Benny yan? Aka Benny, pera mo ba to? Eh baka mamaya pera din ng taong bayan yan, ha? Naku po, yari tayo dyan. At samantalang si Stella Kimbo ay nag, ano na to? Nag-this account is private. Oy, bakit kayo nagpa-private ng mga account nyo ngayon? Bakit, anong nangyari? Ba't kayo mga nagpa-private ng mga account nyo? Oh, grabe naman, nagpa-private. Pati si Kong Benny, nag-private na rin nata ng account eh. O, ito, panoorin po natin to. Bilang isang pastor, ay tila hindi daw akma ang ganitong imahe ni Congressman Benny Abante. Nakalka ng mga certified DDS ang tila skandal ni Congressman Benny Abante. Grabe naman yung dila na yan. Ang lupit naman ng dila na yan, no? Ang lupit. Oo, grabe, haba, ha? Grabe niya, ang haba niyan, ha? Tsaka ano, ha? Mukhang matalim, ha? Gago! Kaya pala, lakas mong umepal, ha? Sa mga house hearing, ha? Ganyan pala dila mo, ha? Ante, abay parang may hahalin tulad mo daw itong si Congressman Abante kay Jim Paredes noon. Hey, kung ganito ba naman ang pagmumukha, parang masusuka ka na lang. Take note mga sweet, hindi ito AI. Kaya't ang tanong ng mga netizens, pastor ba talaga siya? Kahit pa may naglock na ng kanyang profile, ng kanyang Facebook account. Bakit naglalock kayo ng mga Facebook account nyo? Anong meron? Bakit kayo naglalock ng mga Facebook account nyo? Why? What do you do that? You eating manner? Gago! Parang Benny, you eating manner? Don't do that to the people. Nagsipag-lock ng mga, nagsipag-private ng mga Facebook account eh, no? Ayun yung mahalungkat yung mga baho nyo? Why? Okay, play. Si Congressman Abante, habay nakagawa pa rin ang paraan. Uy, grabe, may Batman siya, oh. Ang lupit ng Batman niya. Magkano yan? Ang mga netizens, nasilipin ang... Grabe, mano to. Anong klaseng motor to? Ganda nito, no? $17,000? Magkano sa peso yun? Magkano yun, guys? Comment nyo nga dyan. Kanyang tira lifestyle. Ang yaman. Ang yaman naman pala. Baka naman kung Abante. Oh, may pakasino pa. Samantala, heto pa ang komento ng isang DDS na nagdangaling John Abines. Abante, angel or devil? Is Congressman Benny Abante of 6th District of Manila truly a man of God? Or just a devil using God for personal gains? The Filipino public caught his attentions when he arrogantly insulted and inappropriately challenged Congressman Marculeta during the heated discussion in Congress against VP Sara's confidential fund recently. Congressman Benny Abante claims to be a pastor and wears crucifix in public. But what the Filipino people saw in the video a few days ago is an arrogant man wanting to politically persecute VP Inday Sara and defend the crook leadership of House Speaker Romualdez. So the public was intrigued and started digging about his true identity.
Then lo and behold, the man who claims to be a man of God was found not serving his people, nor doing noble things expected of a pastor like himself. What the public found in congressman... Ito, speaking of pastor, dahil bukod sa hindi ko naintindihan yung comment, dahil puro English, ipapakatotoo lang ako, ha? Hindi ko masyado naintindihan. Yung iba naintindihan ako, iba hindi. English eh. Pero speaking of pastor, ito ah, maraming sikat na mga pastor. So although hindi naman to sikat na pastor si Kabeni, Kabeni da aka Kabeni da Mani, parang napaka isa pong kabastusan na isa kang pastor na may mga, kasi alalahanin nyo ah, si Pastor Apollo Sikibuloy ay naparatangan na may langaw sa live ko. Hype na yan na langaw na to. Nandito na naman si Mike Abe. No, na alam niyo na naparatangan si Pastor na may mga baril. Pero samantalang itong si Kabeni, the money, may mga post po na may mga baril na bit-bit sa kanyang mga live. Gago! No, may mga baril na bit-bit po sa kanyang live. Merong pa ganito pa nga yung picture at merong pang yung mahaba. So doon naman, abot naman sa baril. Kasi bilang pastor ka, yung mga kilalang pastor ha, si Soriano, di ba? Si Pastor Apollo Sikibuloy, si Manalo. Never ho nating nakitaan na maghubad. Na maghubad at magpakita ng baril at ng bulbul sa social media. Gago! Jay, bakit bulbul, Jay? Ay, ano? Kulay puti. Ay! Sorry. Akala ko bulbul. Ay, hindi pala. Ah, bigote at ilay pa. Gago! No, sorry. Hindi ko alam eh. No? Si Pastor, aminado tayo na isa si Pastor sa pinaka mayaman na may tuturing ng mga pastor. Pero ito ah, yung kayamanan ni Pastor ay pangkalahatan. Sorry, napindot ko lang. Pangkalahatan. Yung nakikita niyong helicopter, mga magagandang sasakyan, lahat po ng ari-arian ni Pastor ay hindi po sa kanya, kundi sa kanilang lahat ng membro ng KOJC. No, para sa kaalaman ho ng lahat, hindi lang po yung kay Pastor, kundi sa lahat po ng member ng KOJC, pati helicopter, private plane, lahat po yun sa kanila, para ho yun sa KOJC, para may magamit ho sila. Lahat po yun, pati yung bus, yung mga sasakyan, kung ano yung nakikita nyo sa KOJC na mga kagamitan. Kasi may mga napapanood po kasi ako na mga comment or may nababasa na kami daw na mga DDS or lalo na daw kaming mga Banateros Brothers sita daw kami ng sita sa mga congressman at lalo na daw dito kay Pastor Benny, kay Congressman Benny, sita daw kami ng sita ng yaman nito. Pero daw, yung si Pastor daw, hindi daw namin sinisita. Sabi namin, ba't namin sisitahin? Hindi naman kay Pastor yun. Para yun sa lahat, pangkalahatan po yun. Ano yun, nakikita yung karangyaan sa KOJC? Pangkalahatan ho yun. Para sa lahat po ng member ng KOJC yun. Hindi lang para kay Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi katulad dito. Ito ha, at kailan nyo nakita si Pastor na nagubad? Kailan nyo nakita si Pastor na bumitbit ng baril? Siguro meron naman ngayon, pero edited na lang. Diba? Maraming edited kay Pastor ngayon eh. Yung meron pa ngayon, sumali sa kalukalike sa Showtime. Gago! Ang tawa ko dun sa video na yung hype na yun. nakakulong na si Pastor sa pagsuko niya sa AFP, sa ISA, pero may nag-audition pa sa Showtime. Ganyan kaloko ang social media ngayon. Ngayon, ito, hindi ito may ituturing na AI dahil nakuha mismo ito sa Facebook account ni Benny Abante. Mamaya, abangan nyo po, huwag po kayong aalis kasi may
video po akong ipapanood sa inyo na may inamin itong si Benny Abante, may binulgar. Na hindi natin mapagtantuhan ng husto na bakit nila pinagkatiwalaan itong mga taon nito na samantalang ito ay convicted. So mamaya po yan. Pati rin po si Kimbo, may binulgar din. May inamin na. Gago! Oo, kaya nga, sabi ko nga sa inyo, sa lahat po ng mga sikat na mga pastor, ay never ho nating napanood or never ho nating nakita na merong mga ganitong pag-aasta ng isang bishop or ng isang pastor. Never ho. Kahit sino po yan, kahit sila Soriano or sila Manalo na pinaka, isa sa mga pinakasikat ng mga pastor dito sa Pilipinas, never ho natin silang umasta ng katulad nito ni Kabeni. Sa bagay, ayon sa pagre-research ko, yung kanyang Katoliko, sa totoo, medyo hindi popular. May kukunti lang sila. Hindi malaki. Hindi katulad ng KOJC na pang buong mundo talaga. KOJC, 8 million members. Kasama dun yung mga foreigners na mga member nila at yung mga Pilipino. Dito kay Bishop Benny, kay Pastor Benny, ay medyo hindi kilala. At kukunti lang. Pero labas po yun sa issue. Ha? Disclaimer, ha? Gago! Baka ano na naman sabihin nyo. Sabihin nyo, Jiggy, para tinatamay mo yung ano, yung... Gago! O, baka yun na naman sabihin nyo. Mahirap na, ha? Inunahan ko na kayo. Okay, tuloy. Benny Abante's social media account was the exact opposite. Congressman Abante. Yeah. Nga ba? Puro English. Ito lang ang taong nagpapatawag ng paggalang, pero hindi naman kagalang-galang. Nakakahiya, pastor ka pa naman, pero sukdo na ng pagkabastos at walang modo. Matandang walang pinagkakatandaan. Kadiri, samantala ay binigyan naman... Lawit-lawit lang gagayain ko, ah. Kaso wala akong ano rito, ang haba din pala ng dila, ngayon ko lang na-realize. Gago! So ito yun, maputol na natin yan. Ito yung kay Kabeni. Kabeni! Ito na po yung kay Kabeni na video. Ano na yun? Hanapin natin dito yung kay Kabeni. Ito, ito. Bali yun, ano ba unahin natin? Yung kay Ted Pailon. Kay Ted Pailon ba? Ito mas maganda siguro. Ay, hindi mamaya na yan. Ito muna, ito muna. Oo, ito muna. Isang representative. Benny Ab. Yeah. Ito. Ito yung sa issue ni Kabeni, no? So, mag-reaction tayo, ha? Nagre-reaction lang ako dito, Kabeni, ha? Baka naman, mag-galit ka. Nagre-reaction lang ako dito kay, ano, dito sa mga vlogger na to. Kay, ano to? Nakalimutan ko, kay Third Floor. Yan, no? Okay, play. Okay, Marlon. Okay. Tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit? Tinawag daw na entitled brat si VP Sara ni Kabeni. Kabeni, mukhang ikaw po ata yun. Gago! Mukhang namamaliho kayo ng landas. At kayo, hindi ba kayo entitled brat? Hindi, itong matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa. Kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. Ang lupit eh, Lord. Kukunin na lang ng lupa. Ayaw pang umayos ng matandang to. Ay, na-high blood. Kabeni, na-high blood mo si madam eh. Ina-high blood mo si madam eh, okay na okay yung mag-live yan silang dalawa eh. Tapos eh, ina-high blood mo, ganun. Ina-high blood mo eh. Play. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 2023 pa to ah. 125 million na kine-question ni Kabeni kay VP Sara. Pero siya, mayroong di umano. Merong 189 million unknown person and unlocated, no, na PDAP scam. Okay, play. Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon, nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAP scam, no? Kaya. Na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, tatang.
Easy. Gamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. At alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon unknown persons and unlocated. So, saan na punta ang pera? Bakit niya ginastos pero walang receipt? Napunta sa kotse. Gago! Pwede rin sa mga baril. Pwede rin sa mga, sa Blue Submarine 2.7 million. Gago! Naman, madam, madam, and sir, third floor. Awawa naman sa inyo si Kabeni. Masyado nyo nang binulgar si Kabeni. Pero wala. Sir and madam, may nanalo na. May nanalo na. Andyan na si yung congressman ng Abra. Na merong 59 million sa kanyang relo at kanyang bag lamang yun. Paano pa yung mga nakatagong scam or mga kaso nitong mga to, hindi baka sandamakmak yan. Panoorin yun, madam. Okay, tuloy. Tago, napaka-ipokrito. No? 189. Kung magtanong ka, wagas, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maipaliwanan at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong yamak. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close? Titingnan natin. Pam, hindi lang yan ah. Itong mga taong to, itong mga buhayan to, may mga acts of grace. Mga buhayan to. Ano lang yan, mga anakis ng mga buhaya. Ang talagang founder ng buhaya, tatlo. Si letter B, si letter R, tsaka si letter Z. Yan yung pinaka-pinuno ng mga buhaya ngayon. Yan, yung mga yan, mga alipores lang nila yan, no? Mga kanilang mga ano lang yan, kanilang mga anak-anakan. Kanilang mga aso. Gago! Okay. Kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil karamihan ngayon ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila sa narkulis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng gera laban sa droga. So meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, hindi ko sinasabing totoo agad ha. So ibig sabihin, may mga kamag-anak pala tong sila Kabeni at yung iba't ibang mga congressman yan na binulgar ni PRRD ang mga baho na pinaggagawa sa Pilipinas. Gago! Yan naman pala. So ano to, gantihan na lang ba to? So ibig sabihin, may karapatan na rin palang gumanti si BP Sara pag naging presidente na siya. Ganun ba yun? So, ibig sabihin, may karapatan na pala din si BP Sara na gumanti sa 2028. Dahil alam naman ho natin na si BP Sara na ang magiging presidente sa darating na 2028 election. Okay, tuloy. Posible na ang nagdidikta sa kanila maliban yung Panginoon nila sa Kongreso. Sino? At sa palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kanila at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. Ako po. Alam nyo ha, tama yung sinabi ni Sir ha, may posibilidad yun na ang nag-ano sa kanila ay sindikato. Dahil alalahan ninyo, first time ever in history to the Philippines. Na kauna-unahang pong nangyari sa Pilipinas na ang gobyerno ay kinakampihan ng mga namatay na mga drug lord. Gago! Mga namatay dahil sa droga. First time lang po yan. Pero birin nyo ha, sa dinami-daming kaso ngayon sa Pilipinas, sa dinami-daming dapat kaharapin ng mga problema ng mga congressman, senator, at kung ano-ano pa, ay ang inaatupag nila ay yung about sa paglabag daw di umano
ni PRRD sa human rights na mga namatay dahil sa droga. Pero hindi nila naisip yung mga sinirang buhay ng mga hayop na yan, yung mga sinirang buhay ng mga hayop na yan, ng mga kapwa natin Pilipino. Saan ka ho nakakita ngayon? Ngayon lang ho yan nangyari sa Pilipinas natin, sa bansa natin. No, ngayon lang ho nangyari sa bansa natin na may gobyerno na kinakampihan pa or mas gusto pang bigyan ng ustisya yung pagkamatay ng mga sindikato, ng mga halangang bituka. No, ganun ho yun. No? Kaya may, etong sinasabi dito ni Sera, may posibilidad nga. Iba kundi ang mafia. Oh, mafia. Oh, ito pa, meron pa is dito. Meron pa si Kabeni. Marami ang Kabeni. Kamusta ka na? Gago! Matagal na kitang pinapanood, nakikita.